Nag-iipis kasi siya minsan eh. Zask dito para sa ating laban. Pero here, for TPBs, gano'n sinabi natin, that is the Lunox for the burst damage and to complete our lineup for this game number 5. Sa hinaba-haba ng prosesyon sa game number 5 ang katapusan. Ladies and gentlemen, dito natin malalaman kung sino ba talaga ang magtataas ng bandera ng kanilang bansa pagdating sa larangan ng Mobile Legends for the 30th SEA Games, which is hosted by our country, Philippines. So guys, supportahan po natin ang Team Cebol para dito sa huling laro for the Mobile Legends Bang Bang. And bago tayo magsimula, mga kaibigan, kami nga pala ulit ang inyong magiging shoutcaster para dito sa huling laban between Indonesia and the Philippines. Ako nga pala, si Berting Magiting. At ako si Ate Chantel. So, going back sa ating laban, syempre, pakilala muna natin ang ating mga hero composition onto the red side. That is Team Philippines. They've got the Granger, the Lunox, the Grok, Lolita, at ang XB. And for the side of Indonesia, mga kaibigan, nandito yung ating ating Cho, the Harit, the Kupra. Nandito rin syempre yung ibang hero ng Indonesia. Ayaw ipakita kung sino ba talaga. And that is the Zaz and the Cho, also the Tams for the Indo. Pero ngayon guys, kita nyo naman yung ginagawa dito ng both teams natin. Medyo safe play sila. Medyo ano sila eh, alam mo ito, si Bata Anon, Castro Mayor with the Black, gamit niya syempre yung kanyang second skill. So 1 minute in third game time, ladies and gentlemen, wala pa naman masyado nangyayari. At medyo nagkakaroon lang naman ng kanya-kanyang objectives ang bawat teams natin. Pero onto the bottom lane, with a retribution na secure ni pareng Harit, ang kanyang gold coin dito sa bottom lane, and the gorgeous barrier for Castro Mayor, nakapag-ultimate na nga dito. Si pareng Nepomuceno, pero with a flicker out, Cho is alive. Isang chaos assault lang ito mama doon, pero kita mo naman yung counter initiate ng ginawa ni Kupra, yung stun mismo ng Lolita, pwede mong i-counter yun using the bouncing ball para hindi ka totally ma-stun. Yun yung ginawa ng Kupra doon sa may bandang baba. And ngayon, dito para sa Pilipinas talaga, ang pinakailangan nilang gawin, pigilan nilang kumendeng-kendeng si Harit. Pagka napigilan nila yon, good sila. Hindi nila napigilan, medyo mahihirapan sila because wala talaga silang crowd control aside from the wild charge. Yung first kill ni Lolita, at saka kanyang okay, Nolo Blast, pero under the turret, galit na galit mula. First blood for Team Philippines onto this game. Oh my God, Nepomuceno, mga kaibigan, that is ayan yung una nating first blood para sa game number 5. At ngayon, the Team Philippines, they will go for the turtle dito. Ano yung gagawin ni Walinto? Pero the last insanity coming here from the X-Borg, at nakuha pa nga ng Tams yung ating turtle. Alam mo yung parang ano, ikaw yung nagsahing, iba yung kumain, parang yun, ganun yung nangyari. Yes. Para sa first turtle lang ating laban. So for Team Philippines, kailangan iwasan nila yon, pero na-negate dito ni paring Lunox ang damage na kaya ibigay ng Cho. Pero nadikitan ang contract inferno has been activated. Pero flicker out lang din ang Thumbs para sa ating laban. Low life si paring Nepomuceno, pero hindi pa rin namatay dun sa middle lane. Ito, Indonesia ngayon, hindi sila masyado nagkukommit into the clash kasi they know mismo yung potential ng Pilipinas na makapag-counter initiate. They have the Lolita, they have the Grok, also the X-Borg. More on burst damage tong Pilipinas. Samantalang Indonesia, kung mapapansin nyo, they have the single target heroes dito like the Zaz and the Cho. Harit mismo yung mismong AOE damage nila. So basically, pagdating sa clash, pag tumagal yung laban, mas pabor sa Indonesia because of the Harit. Tsaka meron din kasi Zaz, if ever so na panggulo, parang pagdating sa team fight, hindi siya, siya yung tatry unahin patayin. Pero again, another kill here para sa Team Pilipinas. Sa kamay dito ni Nepomuceno, 0-2. Bila? Sa top lane, meron lang din na masagot dito ang Indonesia Plaza Turret on their arsenal. Pero here for Team Philippines, that is gonna be a sandwich play naman para sa Team Philippines against the Tams dito sa ating laban. Gusto nilang basagin yung first tower, and mukhang may kill tayo na makukuha dito. The blast will be connect, and Bata Unknown, that is a good flicker coming in from Lolita and the Philippines. They will destroy the first tower here in the bottom lane. And as you can see, mga kababayan, yung mid lane natin dito, Harit will get the first tower as well. Pero yung Zaman Force, ilalapag ba? Hindi niya ilalapag. Nandito na rin okay sa Soldatuman Jit Kundo. Zaman Force, nandun na. Sabay sipa dito rin yung
Pilipinas, insanity. Mga dito, Pilipinas ngayon, lumalamang sa midline, basag na dito yung midline, pero mamamatay dalawang membro dito ng Indonesia, double kill mula dito sa ating Lunok. Pero nandito na rin yung ating Zaz, yung kabuti, mga kaibigan, Pilipinas, tatakbo, pero the Rhapsody ay nandito na. Patay! Itay naman yung damage ng ating Lunox and Master Kill for Cartiz and Cupra ngayon with the low HP, the star mula dito. Kaya ating Haze to kill the Cupra doon mismo sa mid lane. That is a 3-4 in favor of the Philippines. At kuha pa yung pangalawang pagong ng ating laro. Eto na yung damage na kaya ibigay ng Team Pilipinas para sa laban na to. And we could see here for Team Indonesia, medyo hindi nagiging effective ang kanilang Zask play for this match. So pagdating sa gold, laman dito ang Team Philippines and a big lead pagdating sa hero kills. Eh, pero naman pagdating sa objective, laman dito ang Team Indonesia. Yes. They got the middle lane, first tier turret, pati rin top lane. So, map vision is real for Team Indonesia, for Team Philippines. They need to habol. They need to habol. Kaya nila makahabol sa objective na ginagawa dito ng Team Indonesia. Ito, kung mapapansin mo, Chantel, correct ka dyan, that is a 7-0 Lunox, pero mas inuna niya yung concentrated energy kumpara dun sa ibang items. Sustain is real. That is a lifesteal para dito sa ating Lunox. Pero kung mapapansin nyo guys, 7-0 Lunox yun. So basically, meron na rin siyang pillar axe, which is nagbibigay rin ng damage para dito sa ating mage. Pero feeling ko next item niya dito is the Holy Crystal or the Lightning. Para ano talaga, masakit talaga, yung chaos sa talagang sulke, no? Burst kong burst, pero sumipa rin si Putra, pero tatakas lang din, wala flicker out. This is it for Team Philippines. Nakikita nga sila ang nag-zone out ng players from Team Indonesia. Oops, and nakita natin dito si Parafirdos with about si Ball, makakatakas na, ayun, nakatakas lang din. Ito na si Zaz, pumasok sa kanyang ultimate E-piece, pero walang damage for the Grok na nakadikit lang din sa poder. Ito na, natalo na lang na. And Castro Mayor? For this, sa Nepomuceno, papasok pa. Hindi, Castro Mayor for the zone out ng Team Pilipinas lang din. And for Indonesia, yung thumbs naman dito na kapagpangat na kanilang minion wave. And that is gonna be the Athena Shield para din sa ating Grok. Bouncing Ball, Jit Kundo, Tyrant's Rage. Prison, pero oops, nako. Zaman Force. Nakasakit, ladies and gentlemen. Alam na mga mage na hindi magandang magka labanan dun sa series of events na yun. Medyo makunat na rin dito yung ating Gra. Kung mapapansin nyo, mga kaibigan ko, the Wild Charge ay nandito na. Dalawa yung tinamaan niya. Ultimation mula dito kay Lunox para makatakas na sa ibang damage na binibigay dito ng Indonesia. Kita nyo naman yung Synchro Fiction ng ating hari. The Bouncing Ball mula kay Cupra. Pero Castro Mayor, sobrang kunat dito ni Totoy Golem. Samantalang sa bottom lane, that is a Granger versus the Thames and enemy torrent. That is the Xborg will get the first tower of Indonesia doon mismo sa ating top lane. Samantalang Castro Mayor and the rest of the Philippines will go for the buffs. Pero hindi pa tapos yung laban natin dito, mga kababayan, dahil limang membro ng Pilipinas ay nasa isang lugar. The Blast! And Ultra, tatamaan siya. May kababayan, may follow up dito mula dito sa side ng Pilipinas. The Bouncing Ball ay nandun na rin. Pero kita mo naman yung alaga ng Zaz para ma-zone out yung ibang miyembro ng Philippines. Grabe talaga yung pinapakita dito ng Philippines. Pati si partner Berting, nagiging rapper na rin. Pero Turtle na kuha dito ng Team Philippines. And for the Lunox, that is the necklace of Duran. So counter na agad sa mga possible na items dito for lifesteal and even spellbump against Team Indonesia. We can see here Castro Mayor zoning out this heart and dead soldata para kay Arcangel, ang kapitan ng Team Pilipinas. All the damage against Team Indonesia. Gorgeous barrier lang din against three players with a flicker. Nanggigil. Ginami pa yung flicker. Ladies and gentlemen, dito umamit ni Paranghez. Umamit pa ka ng Zaman Force eh. Tsaka ng Zaman Force yung hari dito. Pero that is an easy kill mula dito sa Team Philippines and Castro Mayor and the rest of the Philippines will go for the mid lane. Kita mo naman yung ginagawa dito ng Indonesia. Pumasok na yung Zaza alaga niya. Ultimation mula dito sa ating Lunox, pero yung stun mula dito sa Blast, may kasama Blast sa tama yun for Cupra, pero Villa with a low HP, andun na rin yung kanyang immortality and Castro Mayor, kalahati yung buhay niya. Granger sa may bandang baba and top lane for Thames. That is a tower exchange for both teams. Parehas lamang, mga kaibigan, pero mas lamang syempre yung Pilipinas pagdating sa kills. Kills kung makikita nyo for Castro Mayor, that is the Courage Mask. Pero ito, Nepomuceno nakatakas pa against 3 players. I'm a force, ay dinabag na. Pero Death Sonata is real for Arcangel para dito sa Team Pilipinas. And X-Borg doon na sa top lane para i-defend yung ginawang masamang bagyo ni Thames sa top lane ng Team Pilipinas.
So, tira natin for Team Indonesia kung paano magiging sagot nila dito. We could see put right here, doing some jitkundo skills against these two tanks Feather ng Team Philippines at grabe yung zone at ginagawa nila, and that is the Feather of Heaven para sa Harit. Additional attack speed, kumbaga. Yes. Doon naman talaga yung damage. Pero kita natin dito, the blast, oh, na-cancel. Ni parin bouncing ball natin, Firdos. Wild charge! With that wild charge. That's insanity! That insanity for Villa. Win a flicker. Pero nakapatay dito si parin Zask Arc ang hell of the kill. Dalawa na patay. For Team Philippines. Pero Julian, getting to all the damage from all the bullet. Contract Inferno. Medyo nauntog na flicker. Buhay pa rin. Buhay pa rin. Grabe yung sustain dito ng ating Tamos. Pero kung mapapansin nyo guys, yung snowball na binibigay dito ng Pilipinas using the wild charge to kill or make some big damage for the side of Indonesia. Grabe rin yung rhapsody dito ni Arcangel or ni Pew. Knowing na Tams yung inanoan niya, yung tinirahan niya ng ganun. Pero ito for Team Indonesia, nakakatakot to si Zask. Meron ng Genius Wand. Yes, the Genius Wand. So, si Genius Wand, yan talaga yung pangontrang item against tanky heroes. So, for Team Indonesia, kapag ka naging maganda lang talaga yung position ng Zask, magiging iba yung takbo ng laban natin dito. Pero so far, for Team Philippines, everything is very fluid, kumbaga synchronized, and gaya na sinabi natin, Lunox with the Necklace of Durance, may pangontra na agad dun sa Thumbs. Pero ito guys, huli ata dito yung ating Joe, and that is Putra for the side of Indonesia. Ano yung gagawin dito ng Indo? Dalawa lang yung kills nila dito, and 11 kills for the side of Philippines. Medyo lamang yung Pilipinas pagdating sa kills, also sa gold. Pero kita mo naman yung ating Rhapsody, the Death Sonata. Wala nang buhay kagad dito yung ating Harit and Putra. Dalawa yung kalaban niya, and kita mo yung top lane dito mababasag pa, and Bata Anon will go Castro Mayor. Sobrang lalim niya, and lasty Mamba out na force yung Zaman Force dito ng Hari and Philippines. This is the good opportunity para kumuha sila ng unang Lord para dito sa ating last game. And ngayon, Lolita or Haze using the body mismo ng katawan niya para ma-zone out yung ibang membro ng Indonesia. Sobrang kunat na rin dito nung Grak and the Lolita. Hindi na rin kayang i-burst ng Indo yung dalawang frontline ng Philippines. Oh, at saka dito for Team Philippines, kita niya naman si Lolita pa lang. Grabe na yung takot na kaya niya ibigay against this Team Indonesia, and the damage is real for Arcangel on this game. Now at level 15, ladies and gentlemen, meron pa silang Lord on their side. They also have the Eggsborg for the additional damage. And here for Team Indonesia, they need to defend this as much as possible. Kung gusto na ma-extend, pero nasipa dito si Pare Lasty. The Great Wall of Philippines ay napakakunat. Ladies and gentlemen, parang nangilite yung damage doon ng Team Indonesia sa nangyaring yun. Ngayon, yung ating Lord Level 1 will go for the bottom lanes. Dominance eyes mula dito kay Grak, and Philippines want to go for the second tower here in the mid lane. And kita nyo naman yung Death Sonata na binibigay dito ng ating Granger. Pilipinas ngayon pupunta na sa third tower, samantalang yung Lord ay nasa baba. Ano yung gagawin ng Indonesia dito para makapag-dep yung ating bari mula dito kay Grak, para lang ma-block yung ibang membro ng Indo? Pero kita mo naman yung ginagawa dito ng Indo, mga kaibigan ko. The Zaman Force ay nandun na, a last insanity from Villa, and yung ibang damage dito na nakukuha dito ng ating Ultra. Isa na kagad yung mawawala. Pumasok dito yung ating Tabs. Pero meron niyang Castro Mayor na kasama, mga kaibigan. 4v1. Wala sa position. 5v1 sa baba. And Julianto nag-suicide doon sa may bandang second tower. And Philippines ngayon, it will be a 3v5 situation. Then, the blast from Lolita, isa yung tinamaan. And Putra, ano yung gagawin niya? Wala nang buhay dito si Kenji. Pero Mamba out, yung Pilipinas, hindi na nila kayang i-commit to. Medyo risky. Wala na rin buhay yung ating ex-bulto. Oh. Pero that is a good kill mula sa Philippines. Actually, for Team Indonesia, good defend din. Alam mo yung talagang sinubo na doon ni Tams yung sarili niya para lang inegate yung supposedly push for the inhibitor turret ng Team Philippines. Pero we could see here, for this match, sobrang laki ng kalamangan ng Team Philippines. Zama Force ay nilapag na nga. Bouncing ball? Gentlemen, mawalan pa nga yata ng Firaga Armor dito. Last pero for sanity? The back at the last insanity, bang! Red 1 ang ating Harit dito, nakapatay. Pero nakita last na
Nung blast naman pa nga, ayun, patay dito sa kamao ng isang tangke ng Team Pilipinas. Oh my God! Dito, nasa likod lang din. Pero kita natin dito, tower. Dalawa ang patay para sa Team Indonesia. Apat naman ang buhay para sa Team Pilipinas. For Team Philippines, all they need to do is to destroy all the inhibitor turret para lahat ng pressure maibigay na nila. Pero hindi pa tapos, Maring Chantel, dahil mauhuli pa nga dito yung ating TAMS para doon sa top lane ng Indonesia. Ngayon, wala ng third tower yung mga taga-Indo. Pilipinas ay nandito. Ano yung gagawin na rito? And Putra mamamatay rito, mga kaibigan. Apat ang wala. At ngayon, sumanib pa yung Zaz sa ipis dito. Mga kaibigan, Philippines, pumasok na rin si Kobra. May Tyrant, Rage, at the Whopper, mamamatay na rin dito ni Castro Mayor. And Mega King! Oh my God! Isa na din ang buhay para sa Team Philippines. Yan ang harit kaya ba? Detsunata? Detsunata lang din dito. Tinamaan ang pangatlong bala! Oh my God! Para kay Archangel at para medyo na lang yung stream. Pero that is it for the gold medal. Congratulations to Philippines! Team Cibol! Team Pilipinas ang nanalo for the Grand Finals para dito sa 38th SEA Games 2019. Ladies and gentlemen, that is a good game laban sa Indonesia. Napakagandang laro. Deserve nilang mapunta ng finals. Both teams, guys, sobrang galing. Pero Pilipinas, pinakita dito ng Cibol na hindi porket all-star from Indo, kaya nila talaga. Talagang trabaho lang, pero may immortality yan. Oops. And a gorgeous barrier flicker. Pero may flicker na bit-bit. Talagang unsexy mo dun pagka nakatakas ka dyan sa bottom lane. Paring Kenji, ayun na nga, successfully and nakatakas. And habang nangyayari yun, this team glorious is pathway. Lord, pero glorious pathway for Castro Mayor, all that high loss, and that is it. Mukha nga it's a 3. Oops. It's a 3 versus 4. Oh my para God. Sa ating clash na to, and Castro Mayor napilitan na rin na tumakas if ever so. Pero for the backup, padating na rin, hindi. Disengage na lang din this is ang a, mga players ng both teams. That is a good reset mula dito sa Pilipinas. Na-reset na kagad nila yung Lord Level 2. Pero medyo may onting rewind tayo, mga kaibigan. Ito po kasi yung nangyari. Nag-glorious pathway dito si Castro Mayor. Dahil po dun sa glorious pathway na ginawa dito ni Lasty for Archangel. Ay na-reset yung level to Lord. At ngayon guys, pupunta na tayo sa present na oras. Indonesia ngayon, yung Kimi nila, nawawalan na ng oras. Actually, kanina pa siya time. Nag-extend lang. Winter truncheon for Kimi. So dito for Team Philippines, medyo mahirap pa nga. Actually na talaga i-go yung Lord kasi mahirap if ever so. Kasi madami pang zone out for the Granger dito ang Team Indonesia. So for Team Philippines, good thing yung ginagawa ni Kenji na talagang nanggugulo lang siya sa top lane para mabawasan yung damage na kayo ibigay dito ng Indonesia kasi si X-Borg lang nga kailangan sumama dun eh. And X-Borg, we know naman yung passive dito na X-Borg na nagbibigay ng pure damage pag puno na yung meter. Pero ngayon guys,
punta tayo dito sa objective sa ginagawa ng Pilipinas. Granger will get the second lord. At ngayon, the blast. Tingnan natin kung tatama pa. Gumapit pa ng ultimation dito yung ating Lunox. Pero kita nyo naman yung ginagawa dito ng Team Philippines that want to kill yung mismong Indonesia. Pero Indonesia will manage to escape mismo doon sa blast ng ating Lolita. And mid third tower na lang yung natitira for the side of Indo. Isa na lang. Kung baga, pag tinanong ka, pag kabungi ka, yes. Anong gusto mong ayos ng ngipin mo? Kung nakakalat ba o yung gitna lang, yes. Para gating itsura ng inhibitor turret kayo na Indonesia. So, grabe yung ka, pagka-intense ng laban ngayon. Pero good thing, 14 Philippines ay nakuha nila ang Lord para sa laban na to. At pagdating sa gold, hindi na nagmamatter yan. Actually, lahat na mga tanke natin, kompleto na ang gamit. May kanya-kanya ng immortality. So, it all boils down kung sino mas magandang set of play na sundo. So, tik-tik lang din dito. Both the Crock and the Lunox. Flamethrower, sagot dito ni X. Grabe, customer or not free to mag-flicker out. Grabe yung true damage na binibigay dito ni XB for Team Indonesia. Oh! At sila na nga ang mid lane inhibitor turret for Team Indonesia. Glorious pathway. Just a zone of the players here of Team Indonesia. At that is it. That's it. Way of the dragon. Kimi, mukhang nga ba? Patay ba? Hindi. Winter Tranchion. Ladies and gentlemen, naanapin ang Lord. Pero here comes! Oh, that is a good... Cancel. Here comes the Nomenum Blast na na-cancel, yes. Para sa Team Indonesia, pero unstoppable na para kay Archangel, and that is it para kay Nepomuceno. Grabe yung damage na binibigay dalawa dito. Dalawa lang wala. At dalawa ang natitirang buhay for Team Indonesia para sa ating laban. And game number 4 goes to Team Philippines. Oh my God, what a game.